Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay sa Sangkay Loans, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Dito sa Pilipinas o sa mga nasa ibang bansa, tubling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat, sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters and subscribers, sa mga lolos, lolas sa FWs and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. So ngayong araw nito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol, no, sa kay Arjin, no, na halos lahat na yata, no, na mga reactors gumawa ng reaction patungkol dito sa nangyari kay Arjin. Ano, meron akong reaction video na gagawin ngayon. Ito'y nagsalita na si Kuya Val at saka si Edu patungkol dito sa issue na ito. So, meron akong video clips ipanunod sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, panoorin natin to. May nagtanong kasi po tungkol doon sa ginawa ni Arjin na pang-OYT. Okay lang po yon na mag-OYT po ang beneficiaries. Pero meron tayong rules po pagka nag-YT. Automatic po yan, bibitiwan po yan ng scouter. Kasi mawala siya ng karapatan po. Dahil pag once na po yung isang beneficiaries po ay nag-YT, ano po, automatic po yan, may vlog ng iba. Unless, no, na special privilege yung pag-YT, hindi siya nag ano ng charity vlogs. Pero ano po yan, mahabang proseso yan mga kalingap. Mahabang proseso po yan. Dapat magpaalam yung mag-OYT, yung beneficiaries. Kaya pag ganyan po yung ginawa ni Arjin, automatic po yan tanongin ni APA EDS kung magpatuloy sa OYT o bibitiwan siya ng kalingap as beneficiaries. Kasi hindi po pwede kasi mga kalim, isa ba yung YT sa pag-aaral ay? Dahil masisira yung kanyang ano, yung mga buzzers baga. Baka mapiktuhan siya sa kanyang pag-iiskwila. Kaya kung kulang po yung kanyang ano, tinatanggap as beneficiaries, pwede mo lang i-connect doon sa iba, i-connect sa amin, kung ano man dapat idagdag na allowances. Malaman po namin kung ano pa mga maitulong po ng kalingap. Pero pagka gagawin niya po, ano, na mag-open ng YT para kumita, ibang usapan po yon. Pwede siyang bitiwan po ng content creator o ng scouter na humawak sa kanya. Kasi mayroon nito yung guidelines si Gayan. Kasi pagka sa oras po na mag-YT po ang beneficiaries, automatic po yan, pwede siyang i-content, i-vlogs ng mga kapwa, charity vlogger. Kasi ano na siya eh, content creator na siya, hindi na siya beneficiaries noon. Yan po ang ano doon, kaya mahirapan. Mawalan po ng karapatan yung ano, scouter. May YouTube channel naman si Arjin. Actually, hindi ko po yung pinapayagan si Arjin mag-YouTube, ano. At yung ganyan na hindi ko support yung sa channel niya. Actually, hindi po yun. Bawal po yun. Bawal mag-vlog pagka tinutulungan. Kasi siyempre, bakit ka magbablog? Diba? Tinutulungan natin. Eh, ibig sabihin, hindi niya na tayo kailangan. So, dyan po tayo medyo, ano tayo dyan, medyo against tayo dyan kay Arjin sa ano niya ngayon. Sana hindi niya na masyado yan. No? Kasi bawal po talaga yun sa Kalingap. Ano? Kahit pa sa, isa po tayo sa pinakamatagal sa Kalingap dito. Alam po natin ang rules. Depende na lang po kung sinabihan kayo na yan, binigyan kayo ng go signal ni Kalingap Rab or ni Kuya Val. Opo, bawal maging matigas ang ulo dito. Follow tayo sa rules. Ayokong maging issue yung mga ganyan bagay. May mga tao po kasing hirap intindihin yung ano. Eh, sa akin din po kasi, hindi na nga po sa pag-ano ha. Kasi po, iniisip ko din po yung aking future. Oh, what if? What if lang to guys ah. What if lang, baka kung bigyan niya naman
bigyan nyo na naman ng Malaysia or bigyan nyo na naman ng pangbabas yung salita ko. Sa akin lang po kasi. Ito ha. Kasi po, di ba? Minsan na lang din akong i-vlog ni Kuya Edo kasi busy siya. Yun yung ano ko doon. Di ba po kasi, minsan na lang akong ano, minsan na lang akong i-vlog ni Kuya Edo. So, ito po kasi yun. Baka di ang hirap niyong maintindihan. Hirap niyong... Hirap niyong ano eh. Di ba po kasi college naman ako. So, minsan na lang din po ako naibablog ni Kuya Edo. Tsaka, yung course ko po. Ito na po ha. Baka kung iwas na naman ako dahil sa akin maong course. Kasi nga, di ba? Nursing. Halos araw-araw yung aking gastusin. Saan pa ako kukuha ng panggastos ko? Ganun po yun ang iniisip ko. Gusto ko lang naman po ng ano. Tapos sasabihin nyo, walang magulang. Wala ba yung magulang? Gagawin nyo ako. Sigan mga sangkay, mga kalingap, at pinapanood na yung video clips na aking kinuha mula ito doon kay Kuya Val, sa pagsasalita ni Kuya Val, kay Edu, at saka sa kay Arjin, pinagsama-sama ko po ito, no. Para sa kaalaman ng lahat, no, sa mga hindi nakakaalam dito, kung sino si Arjin ay isang beneficiary ni Edu, no, na nag-aaral ng college. Nursing ang kanyang kinukuha. Kamag-anak ito ni Carla, no? Ang huling kita ko na vlog sa kanya ni Edu, yun yata yung ano, pinuntahan siya sa dorm. Magkakasama ito sila ni na Carla sa dorm, no? Dinalan siya ng pasalubong, no? Si Arjin. So, dito tayo muna. Sa pagsasalita ni Kuya Val, nagsalita si Kuya Val patungkol dito, no? Bawal. Sabi naman ni Kuya Val, wala namang problema, no? Na mag-vlog ng isang beneficiary, pero dapat alam niya na may kasunduan, no, na once na magpipili siya doon, magiging vlogger or bibitawan bilang beneficiaries, no. Siguro para sa akin hindi naging malinaw yata. Para sa akin lang, opinion ko lang. Hindi naging malinaw dito sa kay ano, sa kay Arjin, no, yung rules ng Kalingap. So dapat, no, ipinaliwanag ni Edo or baka ipinaliwanag ni Edo, baka nakalimutan itong batang ito, no, na mayroong rules ang Kalingap na bawal mag-gawa ng YouTube channel ang isang beneficiaries, no. Habang tinutulungan ka, dapat wala ka sa walang social media muna, no, na channel kayo. So sabi ni Kuya Val, no, dapat kausapin ni Edo kung ano ang dapat gawin. Dapat ipapiliin si Arjin kung ano ang gusto niya. Patuloy na magiging beneficiary or pipiliin niya ang pagiging vlogger, no? So, malinaw yung pagsabi dito ni Kuya Val, no? Dito naman sinabi ni Edo, no? Na sinabi naman daw niya, no? Sinabi niya na bawal maggawa ng channel at bawal ang pasaway, no, na beneficiaries. So para sa akin, opinion ko, dapat, no, kinakausap lagi ni Edo yung kanyang mga beneficiaries, pinapaalalahanan, no, no, na kung ano yung mga rules and regulations dito sa Kalingap, no. Pagdating naman dito kay Arjin, ano, si Arjin, nakita natin na busy sa pagpapaganda. Dito ako natawa sa kanya, no. Busy sa kanyang pagpapaganda habang siya ay nagva-vlog, no. Nagpapaganda, nagpupunas ng kung ano-ano sa kanyang mukha. Kung hindi niya ginawa 'yan, no. Kung hindi niya ginawa sa harap ng camera yung pagpapaganda, para sa akin isa sa mga naka-apekto sa kanya ito. Kung siya ay nagsilita lamang, no, yung kanyang sinasabi na what if lamang daw, no, sabi niya, kasi hindi na daw siya pinupuntahan ni Edo, no, ano ang gagawin niya,
No, kasi gusto daw niya, nag-aaral siya, marami siyang gastusin. Nakuha ko yung point dito ni Arjen, ano? Nakuha ko yung point niya. Nga lang, ang sabi ko nga, ang nakasira lamang dito sa kanya, yung ginagawa niyang pagpapaganda. Kasi parang lumalabas na ang arte-arte ng batang to. Iba ang iisipin ng mga tao. Kung ikaw ay isang nagsalita lamang, Arjen, na sinasabi mo dyan sa harapan ng camera na simple, na ako po'y may pangarap, gusto ko pong makatapos ng aking pag-aaral, sinusuportahan ako, kinuha ako ni Kalingap Edu na para suportahan ng maging beneficiaries. Pero anong gagawin ko kasi matagal nang hindi dumarating si Kalingap Edu sa akin? Anong gagawin ko? Ang dami kong gastusin. Dapat ganun kasimple, no? Hindi hinaluan ng pagpapaganda. Kasi lumabas dito na ang arte-arte niya, 'di ba? Sana hindi bash, no? Sana hindi bash si Arjen dito. Naintindihan ko ang kanyang sentimiento dito, no? Na hindi siya pinupuntahan ni Edu. Ilang sabi niya 3 weeks na yata na hindi siya napupuntahan. Ano ang gagawin niya? Totoo nga naman, anong gagawin ng bata? Wala siyang allowance. Sabi niya maraming gastusin, no? Sentimiento, naintindihan ko talaga siya. Nga lang talaga ang mali lang dito talaga yung at saka yung kanyang pagde-deliver. Yung sinasabi niya, oh, bakit bash niya na naman ako, ha? Parang bata, hindi ko maintindihan. Sabi nga ni Kuya Val, no, sana lumapit, no, lumapit sa kanila na ganito ang nangyayari sa kanya. So siguro parang ang nangyari dito lack of communication, no. Yung pangyayaring ito na iniisip ni Arjen kung ano ang mangyayari sa kanya dahil nga ang dami-dami pera ang kailangan niya, no. Suporta yung kailangan niya kasi nga nag-aaral siya ng nursing. So ang dami-dami kong nababasa, ang dami-dami kong nanonood na binabash yung bata. Huwag po natin i-bash, no. Naawa ako doon sa kanya, bata pa yan, no. Mayroon tayong mga kasamahan ng mga reactors diyan, no, na binabash si ano. Balansehin natin ang sitwasyon. Kung kayo ang lumugar sa kalagayan ng bata, no, malamang gagawin niyo din 'yon, yung ganyan. Mali lang talaga. Mali lang yung ang ginawa ni Arjen. Yes, aminin natin may mali siyang ginawa. Yung pag-create niya ng YouTube channel, no, na hindi pinaalam, yun yung isa na yun na mali, isang grounds yun na ginawa niya. Tapos nag-live siya, yung panawagan, mga nananawagan, sabi nila, nananawagan ng sponsors, maling-mali yun. Or wala naman yatang pananawagan, no, basta ang ano lamang dito, inilabas lamang ni Arjen yung kanyang hinaing, no, na matagal na siyang hindi napupuntahan. So, yun lang yung sa akin, no, pakiusap. Huwag natin i-bash yung bata, no, huwag natin i-bash. Kailangan natin ng pang-unawa, kailangan natin unawain siya, no. Yung ganyang klaseng bata, hindi pa talaga sanay. Makikita natin sa kanyang live, no, na parang siyang naglalaro eh sa kanyang mga sinasabi, na para nakikipag-away kunyari diyan sa harapan ng camera sa mga bashers. Alam niya na maraming magbabash sa kanya, pero hindi pa yan matibay, yung batang yan, yung kanyang loob hindi ganun katibay na para i-bash natin, no. Intindihin natin siya kasi siguro naramdaman niya yung bigat ng kanyang dinadala, no, at saka yung pangangailangan na alam niyang kailangan niya ng tulong. Nga lang, dapat talaga dito sa mga ganyan na mga beneficiaries, no, dapat laging pinupuntahan. Dapat laging may communications, no. Kagaya kasi parang sinasabi ng marami ng nung huling vlog nila ni Edu, no, sinasabi niya na nahihiya na kasi ako kasi alam ko na marami ka ng beneficiaries na napupuntahan. Sa mga charity vloggers, ito lang yung parang napansin ko, no. Hindi kagaya niya na may mga pinapaaral, dapat ilimita din yung mga tinutulungan, no. Kagaya niya na kung hindi kaya ng suporta, kung hindi kaya ng financial, no, dapat limitahan din yung mga tinutulungan, no. I-prioritize yung mga ganyan na pinapapag-aral kaysa doon sa iba, kasi syempre budget 'yan, no, budget para sa kanila.
dapat unahin yung mga ganyan no na nangangailangan. Kasi umasa yan eh. Umasa sila na papapag-aralin, umasa sila na bibigyan ng suporta, allowance. Alam natin, scout naman yan no, na mahirap lang sila. Baka hindi kaya suportahan talaga ng magulang. Kasi kung kaya suportahan niya ng magulang, mga magulang na niyan ang magpapaaral sa kanila. Pero dahil kinuha no, ng isang charity vloggers, na scout yung ng isang charity vlogger, sinabihan, pinangakuan na papapag-aralin, dapat laging ikukumustahin. Dapat laging tatanungin, kumusta ka dyan? Kumusta yung budget mo? Dapat hindi ka, dapat pag binigyan kita ng budget, dapat hanggang ganitong araw, no? Hanggang ganitong araw mo yan. Tsaka lang ako magbibigay ulit sa'yo. Kasi may mga ano na umaabuso, no? So, yung ganyan, dapat constant yung communication ng mga yan, no? Hindi mangyayari yung ganito kung talagang may communication sila ni Edo, no? Hindi mangyayari yung ganitong sitwasyon na ito. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, na nangyari sa kay RJ, na deleted na yata yung kanyang YouTube channel, no. Sana no, wag natin, yun lang yung aking pakiusap, wag natin i-bash yung bata, kasi inilabas lang niya yung kanyang saloobin wrong way, no? Maling way yung pamamaraan yung kanyang ginawa. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Long, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalingap. Paalam.